Tapos na ang shift sa trabaho. Nagmamadali si Ranolfo Malanggis at mga kabarkada pa uwi. Hinahabol nilang panoorin ang mga paboritong teleserye sa The Filipino Channel. Bata pa po ako at nang dito na po ako sa Kuwait, OFW na po ako, ibig sabihin pa rin po ang pinapanood namin. Mahigit 2 milyong OFW sa Middle East. Pangunahing libangan ng marami sa kanila ang panunood ng mga kapamilya show sa The Filipino Channel. Kaya dismayado si Ranolfo nang mabalita ang pinapawalang visa ni Solicitor General Jose Calida sa Korte Suprema ang prangkisa ng ABS-CBN. Nakakalungkot, nakakadismaya dahil sa ginawa ni gobyerno na papasara talaga yung ABS-CBN. Paano yung mga sumusubaybay sa TV Patrol? O, miski ako, pag uwi ko sa bahay, manunod lang ako ng kardo. Tapos na, maligaya na ako. Wala na yung pagod ko dito. Ngayon, paano ako mapapanood kung isasarado nila? Napakalaking sayang. Saka maraming nagtatrabaho din na maaaring maapektuhan yung mga family nila. Nagulat din ang ilang Filipino community leaders sa Jeddah, Saudi Arabia sa gustong mangyari ng abogado ng gobyerno. Ang dami mga apektuhan. Wala na ng trabaho, tapos marami pang mawawalan ng trabaho. Ang laki ng epekto sa ekonomiya natin. Nakikita naman ang ilang kababayan sa Dubai na pagsupil sa malayang pamamahayag ang ginawa ni Calida. It's a sad day for Philippine media. As an OFW, I rely on channels like ABS-CBN who have satellite channels abroad to act as repositories of information or distributors of information for us, giving us an idea of what's going on back home in the Philippines. Para naman sa mga educators tulad ni Dr. Romel Serio, mahalaga ang ABS-CBN sa buhay ng mga OFW at edukasyon ng mga anak nila. Hindi lang po yan sa aspeto ng pagbibigay saya sa napakahabang araw na mayroon kami. Kundi ito po ay yun sa aspeto ng pagkakaroon ng koneksyon sa bansa saan man po kami naroroon. Umapila rin ang mga OFW sa Abu Dhabi na idaan sa tamang proseso ang franchise renewal ng ABS-CBN. Please don't deprive every Filipinos and overseas Filipinos a network which have been and will always be part of their lives. For me, ABS-CBN is number one in rating. In short, I love ABS-CBN. 65 years in the service of the Filipino. Maxi Santiago, TFC News, Kuwait.